Yes, good morning mga kabos. So, last month po, meron pong isang customer na actually dumating siya sa akin, pasarado na ako. That was 8 in the evening. E 8:30 lang po, nagsasara na ako. Apparently ang ipapagawa niya sa akin, gusto niyang i-transfer yung contacts from an iPhone, actually iPhone 11 yun, no, to an Android. No? So, dahil uuwi siya ng Bicol, and gusto niya na makopya yung files, not necessarily files, but yung contacts lang, no, ang makopya niya, dahil ipo-format niya yung cellphone, then gagamitin niya yung Android, which is an Oppo, not to say, no? So Android, no, meaning ililipat ko yung contacts from iPhone to an Android, no. So then nag-search ako, no. So previously na-try ko yan, gumamit ako ng third party application, this one, para makopya ko yung contacts ito, then ita-transfer ko sa Android. But I don't know, no. So nung tinry kong gumamit ng 3U tools, hindi siya gumana, no. So then nag-search ako sa YouTube, ano yung maaari kong gawin para makopya ko yung contacts ni Kuya in such a short time. Dahil madali yan, 8 to 8:30, kailangan 8:30 tapos na, dahil aalis siya, bibiyahe siya ng Bicol, no. So nag-YouTube ako, naghanap ako ng maaaring solusyon, this one, and actually nag-try pa ako ng isang solusyon which hindi rin gumana, no. Then yung third solution na napili ko, na ginawa ko last minute na, siguro mga 8:20 na during that time, yun ang gumana, no. And yun ang pinakamabilis na proseso kung paano makopya yung contacts from an iPhone to an Android. Well, ano ba yung proseso, anong application ang ginamit ni WhatsApp, Bob, na mabilis na nakopya yung contacts from iPhone to Android? Yan po ay babahagi ko sa pagbabalik po ng WhatsApp ko. Welcome back, guys. No, so gaya po ng sabi ko, nagkataon naman po na this morning po, meron po tayong isang kabab na dumalaw para po magpapalit ng iPhone 6s battery. No, so pinalitan po ni WhatsApp Bob yan. At napalitan natin kasi 79% lang yata yung battery health ni Kuya Leo. Leo po ang pangalan niya, no? Kuya Leo. From taga saan kayo? Project 7. From Project 7, no? So sabi niya, marinig niya lang din boses ko, okay na para niya, no? So sabi ko sa kanya, sabi ko, okay lang ba kuya na since meron akong gagawin sana ng vlog, na isample ko na lang yung cellphone niya, this one. Yung pinalitan ko po ng battery na bago, no? So sabi niya, okay lang daw. And sabi niya, okay lang din daw na gamitin yung another Android niya. So iPhone to Android, no? So kung paano ba natin ta-transfer yung contacts ng iPhone to Android, yan po ang babahagi ko sa inyo, guys, ngayon, no. So well, of course, sasabihin ko muna sa iyo kung ano yung mga proseso po na ginawa po natin, no. So yun, guys, no. So gaya po na sabi ko, ang una ko pong ginawang paraan or maaring solusyon sa problema po ng customer ko last month is gumamit po ng third party application, which is yung 3U tools po, this one. Kinopya ko po yung CSV file niya ng contacts into CSV, dahil lang CSV po, .csv or any other format po ng contacts. Pag inilagay mo sa Android, supposedly dapat i-click mo lang siya, mag-extract siya, papasok siya, no. So unfortunately, it doesn't work, no. So tuwing i-extract ko po yung file na kinuha ko rito, i-extract ko sa Android ni Kuya, that was last month, no. Pag ina-extract ko siya, error yung lumalabas. So hindi na i-extract yung mga contacts. So pretty useless yung proseso na ginawa ko, no. So the second procedure na ginawa ko po, na nakita ko rin sa YouTube, is yung inilogin ko yung iCloud. Kasi ito po yung nakita kong proseso dito sa YouTube, na ilalogin mo yung iCloud mo from iPhone to Google, no. So ilalagin mo siya sa worldwideweb.icloud.com, then from then on bubuksan mo yung contacts, kokopihin mo. But unfortunately, hindi rin po nag-work, no. So hindi nag-work yung ilalagin ko yung iCloud dito, kokopihin ko yung contacts. So two procedure, dalawang proseso po, dalawang tricks, didn't work, no. So then while browsing sa YouTube ng maaaring solusyon, nakita ko po itong procedure na to. So, ang sinasabi niya is
mag-install ako ng Google Drive. I-backup ko sa iPhone yung Google Drive. Backup ko, mag-install ako ng Google Drive sa iPhone or for both devices. Sa iPhone, sa Android. Then, i-backup ko yung contact sa iPhone. Then, pag na-install ko siya rito, i-extract ko yung na-backup na contact. No? So, kumbaga, yun ang gagawin mo. Ang magiging conduit is Google Drive. At yan po yung papakita ko sa inyo guys at para malaman nyo kung efektibo pa. Efektibo ba? Yung paggamit ng Google Drive sa pag-backup ng contacts at sa iPhone at efektibo ba pag-extract ng contacts dito sa Android. So, yan po ipapakita ko sa inyo guys. So, ano ba requirement, no? Dalawa lang yung nakikita ko requirement, no? Kailangan may Google account ka. Gmail account, no? So, kaya nga po pag ako po ay gumagawa ng mga Apple ID or iCloud account, palagi po yan, Gmail account po. Dahil napaka-useful po. Napaka-useful na mga Gmail account sa bagay-bagay pagdating sa iPhone o sa mga devices. No? So kailangan number one, Gmail account or Google account per se. And number two, kailangan both devices meron pong Google Drive. No? So, at yan pong ginawa natin. No? So, ito po, nag-install na po ako sa iPhone ng Google Drive. No? So, check po natin. Kailangan parehong may Google Drive at same po yung ilalagin mo na email account which is Gmail. Sir, canvas lang ako. Sabi ko sa inyo guys, na, gaya ng sabi ko sa inyo guys, kailangan po may Google Drive, both devices, iPhone and Android. Then same po yung email account, Gmail account, Google account na ilalagin po natin para mag-sync po siya. No? So, gawin po natin guys. No? So, isang po natin sa iPhone. No? So, kailangan makopya natin ito pong mga contacts si Kuya. This one. At mailipat po natin sa Android. At paano po natin gagawin yan? So, almost 113 contacts po. No? So, ang gagawin po natin guys. Nag-install na po ako ng Google Drive dito. No? So, ayan, Google Drive. Let's open this one. Then, i-sign in po natin yung Gmail account na gagawin natin. Mag-switch account po tayo kasi ayoko naman pong gamitin yung email account ni Kuya. For this example, no, try ko po yung switch account. Yad another account po. No? So, para magamit ko po yung ginawa kong email for the purposes of this vlog. Ayoko pong ilagay yung email address ni Kuya. So, this one, gumawa po ako ng bagong email para dito. Sample lang po ito, no? So it doesn't matter kung makita nyo yung password kasi ginawa ko lang to para sa vlog na to, no? Open the Google Drive, login yung account nyo na gagamitin nyo, no? Then open this one, yung tatlong line na po na to, no? Then open settings, open settings, then click backup, no? Click nyo po yung backup, backup to Google contacts, no? I-backup po natin yung contacts using this one, no? Yung una pong tab, no? Contacts. Backup to Google Contacts. Backup natin. So, hopefully, na-backup na yan, no? So, nakalagay naman, backup to Google Contacts, no? So, start backup. Drive would like to access your contacts, no? So, simple as that, no? So, ibabackup niya yung contacts mo, no? So, i-access niya. Bigyan po natin ng permiso. Okay po natin. Since contacts lang naman i-backup natin, don't allow na lang, ano? That's it, no? So, backup in progress, no? So, as easy as that. So, sabi niya, backup complete, to watch above sample, 113 items was already backup, no? So, i-done po natin. So, okay na yan. So, basically, yung contacts po ng iPhone, the 113 contacts was backup to the email address na ginamit po natin. No? So, ngayon po, paano natin malalaman or mailipat yung contacts from iOS to Android? Well, as simple as ilalagin po natin ng Google Drive dito,
then i-extract po natin or restore natin yung backup no ng contacts no. So so mag-install po tayo ng Google Drive sa Android no. So nag-download na lang po ako ng installer dahil ito po ay Huawei at wala pong Play Store no. So nag-download na lang ako ng APK ng Google Drive no. So i-open po natin. So Google Drive. I-install ko lang po yung Google Drive guys no. So, hopefully the double check ko lang guys kung screen recorder ko. So install po natin ang Google Drive no. Sorry guys no. Hindi pala nagana. Ngayon i-install ko yung Google Drive. Installing. Successful. Open po natin. So let's open Google Drive. Ayaw mag-open ng Google Drive no, that is unfortunate no. So hindi ko rin na check no. So anyway, siguro mas maganda gumamit na lang ako ng ibang iPhone ay ibang Android para kahit papaano po may continue natin yung tutorial no, dahil unfortunately hindi pala gumagana rito no. Anong Huawei ito kayo? Huawei 9S. Huawei 9, alam mo naman walang Play Store so hindi gumagana ang Google Drive no. So well, wala akong choice no. So ayoko namang ibitin yung tutorial. So ang gagawin ko po guys, gagamit na lang po ako ng ibang Android para yung contacts po ni Kuya sa iOS ay mailipat po natin sa Android using this one. It's an Oppo A3s no. So first things first, kailangan po lalagin ko po no. So may Google Drive na rin kasi to no. So wait, let's check guys no. So double check ko lang. Yun guys, so i-open ko na yung Google Drive dito no. So unfortunately hindi gumana yung Google Drive dito sa Huawei ni Kuya dahil walang Play Store to no. So at hindi ko rin na-anticipate, akala ko pwede na no. So just for the purpose of this tutorial, ayoko naman mabitin, ayoko naman puputol yung tutorial. So ang ginamit ko na lang is Oppo A3s which is an Android no. So meron na pong Google Drive ito. So i-open ko po yung Google Drive no. Google Drive ng folder. Is it? Wait lang na. No? Drive, that's it. No? So, then, nakalagi na pala siya dito. No? So, yung ginawa po natin yung email address kanina, which is WhatsApp Bob Sample. No? So, yan na po yung gagamitin natin. At, syempre, para po masigurado natin, or makopya po natin yung contacts from iPhone to iOS, bubuksan po natin ulit ito. Backups. Nakalagay naman po backups, no? Open backups. Let's see. Medyo mabagal dahil ito po ay 2GB lang, Oppo A3s. Last backup. 25 bang yun? 26. 26. 26. So let's check guys. Lang, tagal naman naman basang backup. Ito ba yung mga contact mo ba ito? Hindi. Oo. Nelly Antiporda? Yeah. Safe house? Oo. Yung pala. Sorry guys, no, so hanap ako ng hanap ng backup na i-restore ko. No, so hindi ko makita. Dapat i-restore ko yung backup ng contacts para automatic pumasok siya sa contacts folder nitong Oppo A3s. Unfortunately, masisira na yata ulo ko, hindi ko makita yung restore backup ng contacts, no? Yung pala, nag-automatic na siya, no? So once na inilogin mo yung email address na ginamit mo
dito sa Google Drive, sa iPhone, no? Automatic siya papasok dito sa contacts. Let me check, ano, kung parehas yung number ng contacts, ha? So this one has 113 contacts and this one has 112, ano? So merong difference na isa, ano? So wait lang, guys. Wait lang. So pero still, yan na yung contacts na hinahanap ni Kuya. So automatic pala siya pumasok dito, no? So amazing, no? So ganun pala kabilis, no? Ilalagin mo lang yung email account na ginamit mo sa Google Drive, automatic pumasok siya rito. So ganun pala kabilis, no? So yun lang, guys, no? So Google Drive yung ginamit natin and same email address yung ilalagin mo, automatic na napapasok, no? So ganun lang pala kadali, no? So nahirapan lang ako dahil hindi ko na in-restore yung backup. Nag-automatic siya na pumasok sa Android kung saan nilagay natin yung email account sa Google Drive. Automatic na po siya. So yun lang, guys, napakabilis. Hindi ko nga alam na kahit na hindi mo na in-restore yung backup sa Google Drive, automatic siyang pumasok sa Android devices. So napaka-importante po nito sa mga taong ibebenta yung cellphone ng biglaan dahil emergency at kailangan niya contacts at kailangan niya gumamit ng mas mababang modelo ng Android or yung biglaan na ibibigay niya sa kapatid niya, sa asawa niya, or yung mga mister na uuwi ng bahay galing abroad or uuwi ng probinsya galing Manila na iiwan nila yung cellphone nila sa asawa nila at kailangan mabura lahat ng files, pero importante yung contacts dahil alam mo naman may mga mister na hiwalay sa asawa sa na kailangan burahin lahat yung files. Pero importante palagi yung contacts, no? So importante po yan, no? So I hope na kahit po nagka-aberya tayo dahil hindi po natin nakopya dito sa cellphone ni Kuya dahil Huawei po ito at hindi gumana yung Google Drive. Kahit paano po nagawan po natin ang paraan na makopya po ito dito po sa isang cellphone ko na Android na naka-standby, no? So using Google Drive, using email account. But email account dapat, since Google Drive po yung ginamit natin, kailangan po Gmail or Google account po yung gagamitin po natin. No? So nakopya po yan. Nandito na po yung contacts ni Kuya. So pwede niya na po ito ibenta. Which is hindi naman. Ginamit lang po natin sa sample itong cellphone ni Kuya. No? So yun lang, guys. So sana po kahit paano po may natutunan po kayo sa do maaberya. Dahil nagkamali nga ako dahil hindi pala gagana rito sa Huawei phone yung Google Drive. Kahit pa paano po easy way, no? Sabi nga mas mabilis na proseso pag transfer ng contacts from iPhone to Android using Google Drive using a single Google account, no? So sana hindi kayo nalito. Well, itatry ko i-edit yan kahit para kahit pa paano umikli po, no? So well, maraming salamat kay Kuya sa pag-alaw niya na gamitin ko yung iPhone niya sa tricks na to, no? Sa tutorial na to. At nagkataon lang na hindi ko nakopya dito sa Android niya, no? So but still, maraming salamat kay Kuya Leo. Leo, no? So sa pagpagamit ng iPhone na to, no? So yun lang, guys, no? So easily transfer contacts from iOS, from iPhone to Android devices, no? Gagamit ka lang ng Gmail account, mag-i-install ka lang ng Google Drive at kailangan mo ng Wi-Fi. Ganun lang siya kabilis. So, nagkataon lang na bumagal dahil may customer ako na naabala ko, na wala yung momentum ko kanina. So, humaba po na humaba yung vlog. At the same time, nagka-aberya rin ako rito sa Huawei. At the same time, hinahanap ko yung restore backup sa Oppo A3s. Nung pala, automatic pala ilalagay niya yung contacts. No? So, yun. So, napakabilis. No? So, yun lang, guys. Maraming salamat. Maraming salamat, Kuya Leo. And sana may natutunan po kayo. God bless.